Good day, church. Let us give praise to our living God, who loves us and even gave his life for us, so that we are made holy, blameless, and beyond reproach. Let's lift up our songs of freedom to him alone. Yeah. We remember every blessing that you poured out so freely from above. Lifting gratitude and praises for compassion so amazing. Lord, we come to give you thanks for all you've done. We say, because of your love. Thank you, O God, for in these changing times, your steadfast love never ceases. We stand in confidence, for nothing can separate us from your love, O God. And we sing and worship you. Never gives up, it never runs out on me.
Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. And on and on, and on and on, and on and on, and it flows. Yes, it overwhelms and satisfies my soul. And I never, ever have to be afraid. This one thing remains. This one. Says in Romans 5:8 that God shows his love for us and that while we were still sinners, Christ died for us. Man of sorrows, Lamb of God, by his own that rugged cross. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor.
Let us declare this, church. Now my debt is paid. It is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me, whom the Son sets free, oh, is free indeed. Memorizing scripture is also a way for us to worship God. This week's memory verse is found in 1 John 4, verse 10. In this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. 1 John 4, verse 10. Let's make it a habit to memorize scripture. Hi everyone! My name is PJ, and with my soon-to-be wife, Jasmine. And welcome to our CCF Sunday service. We are so blessed to have you here today. Please don't forget to tag and share this message to your family and friends. For those who want to know more about Jesus, we are inviting you to our GLC class, Book 1, every Wednesday starting on February 10, and that will be via Zoom. For more announcement, we have regular prayer watch every Monday morning, and the link will be posted at CCF Feliz page. And also, our CCF Feliz office is open Tuesday until Saturday, 10 in the morning until 5 in the afternoon. You can call the contact number that will be flashed on your screen for more inquiries. And for those who will be sending tithes and offerings, you can also check the details that will be flashed on your screen. And for those who is not yet part of the discipleship group, we also encourage you to join a small group. You can visit the link that is shown on the screen, or you can just message us at CCF Feliz page. And lastly, if you have any prayer requests, kindly message us at CCF Feliz page. Thank you, and let's prepare our hearts as we listen for today's message. God bless. Pinagpalang araw po para sa ating lahat at purihin po ang Panginoon Diyos na napakabuti niya sa atin. No? Nakaraang IDC, ang daming blessing na ginawa po ng Panginoon Diyos sa atin. Now, alam niyo po, napansin niyo, ang bilis-bilis ang panahon, February na. At alam niyo ba kung anong naiisip natin pag February?
Now, kung kayo po ay laging nasa bahay at kung sakaling meron kayong panahon para manood sa Netflix, malagi nyo kayong may mga sinusundan. And ewan ko kung ano sinusundan nyo ngayon. Ako talaga ang nabuo kong sinundan ko na matindi, yung Suits, no? Pero tapos na, matagal na. Kaya hindi na ako nakakapanood masyado. Ang ginagawa ko na lang, binabasa ko na lang yung mga summary. Pero kayo, anong pinanonood ninyo? Pero meron akong magandang balita sa inyo. Meron tayong bagong series na mapapanood nyo sa buong mundo. Mapapanood nyo ito sa YouTube, mapapanood nyo ito sa Facebook, at mapapanood nyo ito sa ating cable TV at ganun din sa ating website sa CCF. Ito po ang ating The Love Series. Ayan. Kaya ito po yung Season 1, Episode 1. Sana po yung maging excited tayong lahat. Alam nyo po, itong bagay ng pag-ibig na ito ay napaka-importante. Basahin ko lang sa inyo isang liham na sinulat ng isang dalaga. Sabi niyang ganyan, sabi niya, sa lahat ng lahat na ayaw kong iniisip, ang naiisip kong ako'y nag-iisa. Sa tuwing ako'y titingin o nanonood ng telebisyon, nakakita ako ng magkapareha. Sa restaurant, magkapareha. Sabi niya, kahit saan ako tumingin, laging may paalala na ako'y nag-iisa. Kaya nagtatanong ako at iniisip ko, wala ba akong mahahanap na magpupuno sa aking nauuhaw at nagugutom na damdamin? Ayan, yan ang kanyang katanungan. Ang hindi niya nalalaman, maraming mayroong mga may asawa, magandang bahay, magkasama sa kotse, pero sad-sad pa rin sa kalungkutan dahil sa akala nila na yung naiintindihan lang pag-ibig ang sagot sa kanilang hinahanap. Kaya ho ngayon, gusto ko pong sabihin sa inyo, lahat ng nilalang, lahat ng tao, naghahangad ng pag-ibig. Kahit sabihin natin, nakakasira ng buhay yan. Ha? Kaya tingnan niyo po, ha? Lahat ng tao naghahanap ng sagot sa buhay. For example, meron kang marinig na lalaki, pag sabi niyo, eto, pag napakasalan ko na to, sapat na, okay na buhay ko. Sabihin na natin, pangalan niya, Alma na lang. Alma, pag napakasalan ko si Alma, panalo na. Talagang sigurado, ayos na buhay ko. Ngayon, pagkatapos mapangasawa si Alma, aba, umaalma. Nako, patay. Kaya ayoko na. Si Lorna na lang, si Lorna. Oh, nakakita na naman ng Lorna. Si Lorna naman ngayon. Ngayon, pagkatapos kay Lorna, sabihan, ay, nakakaano, marami ng palit-palit. Hanggang sa naging si Maria. Hanggang sa, ay, si Maria, ano ba yan? Wala pa rin. Sinubukan na, pati si Mario na. Anong ibig sabihin nito? Meron kang hinahanap na lahat ng yan ay sa pangalan ng pag-ibig, pero hindi mo matagpuan ano talaga yon. Eh bakit ba tayo naghahangad ng ganito? Kaya nga ang ating title ngayong araw na ito is Love Is, Love Does. Ano ba yung totoong pag-ibig? At ano ba talaga ang ginagawa nito? Ano bang nagagawa nito sa atin? Yun po ang ating pag-uusapan. Kaya tandaan natin, ang lahat ng tao ay naghahangad ng pagmamahal. Nagkaroon po ng pag-aaral noon po sa USA Today. Nilabas po nila ito, nireport nila ito. Ng study po ng American Psychosomatic Society. Sa isang grupo, sila po ay maghahawak kamay at sila po ay mga mag-asawa, maghahawak kamay ng 10 minuto at manonood sila ng isang pleasant na video. Then, mag-aakap sila ng 20 seconds. Yung isang grupo naman, walang ganong karanasang contact. Ibig sabihin, hindi sila maghahawak kamay, manunod sila, pero hindi sila maghahawak kamay at hindi sila aakap. At saka tines ang kanilang pag-handle ng anger at stress. Habang sila'y nagsasalita sa mga stressful na situation, chinek ang kanilang mga blood pressure at minonitor ang kanilang heart rate. At ito ang kanilang napagtagpuan. Yung blood pressure ng mga hindi humahawak, hindi nag-aakap, nako, ang taas ng kanilang systolic, biglang umaangat ng 24 points. At dumodoble ang pag-angat ng grupo ng walahong contact. Diba? Isipin niya, yung meron pong naghahawak kamay, nag-aakap, ay mas mababa ang kanilang blood pressure, ganun din ang kanilang heart rate. Kaya doon nila napagtanto na doon lang sa loob ng pagsubok na yun, no? Pagsubok na yun, nakita nila, a little love can go a long way. No? Yung pag-ibig na anda ang hama ng pagdadalan sa'yo. Bakit ganoon? Kasi tatandaan ninyo, we are created by God to love
and to be loved. Kaya sabi ng Bible, kung naalala niyo when God created the heavens and the earth, and this is what He said when He created the human being. Unang nilikha niya, lalaki lang. At sabi niya, it is not good for the man to be alone. Kaya I will make him a helper suitable for him. So we are designed by God to love. Ang disenyo natin para magmahal at para mahalin. Yan ang disenyo natin. Hindi lang yan. We are created by God in His image. Kaya sabi ng Bible, tingnan nyo, and let us make man in our image, according to our likeness. God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. Sa madalit salita, if we are created by God, in His image, eh talagang maghahangad tayo ng pagmamahal. Talagang inherent sa atin ang issue ng love. Bakit? Kasi sabi ng Bible, God is love. And sabi nga, God is love and the one who abides in love, yung nananatili sa pagmamahal, abides in God. And God abides in Him. Sa madalit salita, by design, since we are created in the image of God, we are longing for love. Ang problema, yung love na yan nasira because when we disobeyed God, di ba, sa halip na sumunod tayo sa Diyos to discern what is good and evil, nag-desisyon tayo to go against the Lord. Humiwalay, hindi tayo sumunod sa Diyos. At dahil doon, nagkaroon na ng maling pag-unawa ng pagmamahal. Yung pag-ibig na pagbibigay, pag-ibig na pag-aano, naging pasarili. Pasarili. Kaya ho yun ang naging hamon. Bakit ko nasabi naging pasarili? Nung sinabi ng Lord, totoo ba ang kinain niyo yung bunga? Sabi ng lalaki, yung babae kasi na binigay mo eh. Babae, totoo ba yan? Eh yung kasing maasa binigay mo, nagturuan na sila, nagkanya-kanya na. Ang ibig sabihin, kanya-kanyang pagtatanggol na ng sarili. Yan. Kaya dun pa lang, sa bagay ng pagiging makasarili, ang ating na-develop ay self-love. So pagdating na sa pag-ibig, hindi na natin alam kung ano talaga ibig sabihin ng pag-ibig. Kaya pag tinanong mo yung tao, what is love? Iba-iba ka lang niisip. Katulad ng iba, sinasabi nila, kaya nga meron na lumabas na aklat, diba? The five languages of love. Sabi nila, ang pag-ibig ay T-I-M-E, time. Ang pag-ibig ay G-I-F-T, gift. Ang pag-ibig ay T-O-U-C-H, touch. Diba? Touch. O kaya service or affirmation, words of affirmation. Maganda yon kasi talaga namang meron mga bagay na nag-express ng pagmamahal sa isang tao. Ang problema lang, yung mga nag-aaral ng ganito, minsan, hindi ko sinasabing madalas, eh ang iniisip nila, dapat ito ibigay mo sa akin kasi itong aking language of love, parang ganyan. So hindi na rin nila ulit naintindihan ano ibig sabihin ng pag-ibig. Ang iba naman, ang isip nila sa pag-ibig, kung ano-ano saan nila ginagamit. I love to sleep. I love to watch movie. I love my mother. Ano ba talaga ibig sabihin ito? Diba? Kaya iba-iba ng salita. Iba-iba ng salita maririnig nyo tungkol sa pag-ibig. Ang iba, ang isip nila, kaya ang isip nila, nahulog ako sa pag-ibig na parang mga wala kang control. Yung bang, I fell in love, ganyan. Or yung isip na for love, pag sinabi mo, for love, and yan eh. Parang without payment, walang bayad. Kaya for the love of money, yan, napaka-negatibo yan. Kaya ang dami ng salita mula sa pag-ibig, yung word na make love, ine-equate nila yan sa pagsisex, ganyan. So, ano ba talaga? So, ano ba talaga ibig sabihin yan? So, sa totoo lang, ang pag-ibig ay napaka-importanting bagay sapagkat kapag hindi natin nakuha yung tama, yan ay magdudulot ng kasiraan sa atin. Tatandaan ninyo sa buhay, walang kina-counterfeit na hindi mahalaga. Okay? Kapag totoong bagay at mahalaga, kina-counterfeit yan. Tulad ng salapi, importante yan. Kina-counterfeit yan. Pero obviously, hindi ka magka-counterfeit na hindi nag-e-exist. For example, hindi ka maglalabas ng 5,000 piso kung wala pang 5,000 pisong papel na nag-e-exist. So, hindi ka magka-counterfeit ng ganyan. So, kaya naman ang tao, they love to counterfeit yung mga bagay na mahahalaga. Katulad ng mga mamahaling relo, kina-counterfeit. Yung mga, ano, yung mga mamahaling bagay, kina-counterfeit. Lalo na ang bagay ng pag-ibig.
Dahil ang pag-ibig, dahil sa kasalanan ng tao, hindi na natin nakita yung genuine love na gustong ipaunawa sa atin ng Diyos. Kaya nga, how can we pass on love to someone na hindi natin alam? And how can we get the love that we want kung hindi natin alam? Kamakailan lang ay nabalitaan ko, meron daw mga peking, mga face mask, na copper mask. Nung nabasa ko yun, tamang-tama, kabibili ko lang din nung sa amin, sa pamilya namin, para meron din kaming magaanggaang na mask. Biglang sabi, peke daw yung mga mask na naglabasan. Sabi ko, how would I know na totoo yun? Yan ang tanong. Paano ko malalaman na totoo yun? So, hindi naman binanggit dun sa balita. Ngayon, pinag-isipan ko ng mabuti, katulad ng mga balibalita ngayon. Sabi nga nila, if you want to make sure na yung bakuna na matatanggap mo hindi fake, dapat ito ay manggagaling lamang sa pamahalaan o sa LGU. Hindi bibili sa kung saan-saan. Kasi kapag binili mo sa labas yan, hindi ka siguradong yan ay totoo. Kasi ang daming naglipa ng mga fake. Ang daming namamatay sa mga fake. Ang daming namamatay ng mga 50% ng mga kabataan sa mga fake na bakuna. Yung mga bakunang nauna, yung polio, ganyan, diphtheria, ang dami, mga 50% na maraming namatay na bata na dahil sa mga peking bakuna, peking gamot, ang daming pinipeke. Kaya yung bagay ng katotohanan, importante yan, lalo na sa larangan ng pag-ibig. Ang daming nasirang pamilya, ang daming nasirang buhay dahil sa peking pag-ibig. So, paano malalaman ang totoo? Alamin mo saan ang source. Kaya nga, tandaan nyo ito ha, love is, love does. Anong epekto nito? Ano ito? Saan ito galing? Paano mo nalaman kung totoo yan? At ano ang nagagawa niyan? Kapag hindi niya na-perform yun, dapat na expected na mangyari. Hindi yan totoo. So ito ang halimbawa. Kalunan natin, ano ba yung love? Love is from God. Tatandaan nyo, yun ang ating series. Love is from God. Dapat maintindihan natin na ang pag-ibig galing sa Diyos. Kaya maging sa mga peking bagay, alamin mo saan galing yan. Diba? Kung hindi galing yan sa talagang manufacturer at legit na distributor ng bagay na yan, hindi yan totoo. Kaya sabi ng Panginoon, ito ang pag-ibig. Beloved, let us love one another. So, how can we love one another if we don't know what love is? Diba? Yan ang tanong eh. Kaya sabi niya, for love is from God. So, para alam natin kung genuine yan, saan galing yan, it must come from God. Kaya nga, everyone who love is born of God. So, in other words, dahil tayo, wala na tayong kaunawaan sa kapasidad ng totoong pag-ibig. Dahil nga, nagsisihan na haho tayo eh. Kasi nga, ang ating panahon ng pag-ibig ay mali na, hindi na yung source. Kasi ang source ng pag-ibig ngayon dapat galing sa Diyos. Yun ang genuine. Now, tingnan nyo yung hindi genuine. Mamaya, babalikan ko yan ha. Ano yung hindi genuine? Tingnan nyo. The deeds of the flesh are evident, which are immorality. Di ba yan din ang nagangyayari sa ngalan ng pag-ibig? Di ba? Mahal na mahal kita. Di ba may asawa ka na? Hindi mahalaga ang mahalaga. Ikaw talaga ang mahal ko. Yung asawa ko, bruha yun. Sa pangalan ng pag-ibig yun, yun ay peking pag-ibig. Di ba? Impurity. Hindi lang yun. Pati ko dyan, hindi ko na kaya. Hindi ko na mahintay ang ating kasal. Kung talagang mahal mo ako, ninunguso na kagad. Doon pa lang alam mo, peki yan. Immoralidad nga eh. Peki yan. Sa ngalan ng pag-ibig, hindi yan totoo kasi hindi yan galing sa Diyos. Kasi nga, laman yan eh. Oh. Sabi niya, impurity. Yung mga kaisipan na masama na, naku, hindi ko makayanin ang hubog ng katawan mo. Hindi. Yan ay hindi yan totoong pag-ibig. No, makita ko palang ang mga mata mo. Grabe ang pilik mata mo. Pag nilagay ang lapis, hindi na malalaglag. Ah, sa totoo lang, lahat ng panlabas, impurity yun eh. Sensuality. Meron pang, di ba, narinig yung mga kantang, sinasamba kita. Di ba, kantang pag-ibig din yun. Kaya idolatry. No, hanggang sa nagkakagalit-galit na, nagkakaselusan na, nagkakaingitan na, meron ng kulaman, di ba, meron ng mga gayuma, meron ng mga pag-away-away, may mga pag-ingitan, may galit, nagkaaway na ba? Mga tinatawag ng patayan na, ganyan. At yung mga bagay na pakampi-kampi, lahat yon sa larangan ng magkakaibigan tayo ha. Mahal natin sa isa't isa. Walang iwanan. Kampi-kampi. Tayo laban sa kanila. Kaya, saan ang gagaling yan? Deeds of the flesh.
Malipin ang gagalingan. Ano sinasatisfy niyan? Sarili. Ano sinasatisfy niyan? Katawan. Ano sinasatisfy niyan? Laman. Damdamin. Kaya alam nyo, yung source, mali. Kasi ang galing sa Diyos, iba. Diba, balikan natin. Love is from God. Ito ay galing sa Diyos. Kaya ito ang palatandaan. Kaya sabi niya, everyone who love is born of God and knows God. And the one who does not love does not know God, for God is love. Now, ito nakakatawa. Alam niyo ba yung konteksto nito? Pag binasa niyo itong 1 John chapter 4, alam niyo ba yung pinag-usapan? Counterfeit. Tingnan niyo sa verse 1. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. So, subukin niyo mga espiritu kung galing nga ito sa Diyos. Kasi ang galing magsalita. Parang, wow, mahal na mahal kami pagka nagkakausap kami. Nire-relax ka lang. Hindi yan tungkol sa, iba siya, talagang damandama mo. Hindi na dadama mo. Test every spirit. Ano pa natin malalaman? Because many false prophets have gone out into the world. So, itest mo. Daming counterfeit. Paano natin matetest? Tingnan nyo, magugulat kayo sa testing. By this you know the Spirit of God. Paano nyo malalaman ang Spirit of God? Every spirit that confesses that Jesus Christ has come into the flesh is from God. Ang sino mang na umaangkin na si Jesus Christ, yung tagapagligtas, ay nagkatawang tao. Yan ay, sabi niya sa Panginoon Diyos. Bakit importante yun? Tingnan niyo ha. And every spirit that does not confess Jesus, hindi umasang ayon na si Jesus ay nanggaling sa Diyos, at yung spirito na yan ay antikristo. Pag sinasabi mo si Jesus na nanggaling sa Diyos at hindi nagkatawang tao, nako, yan ay hindi sa Kristo. Sabi niya, of which you have heard that it is coming and now is already in the world. Ngayon pa lang nandyan na yan, mga huwad ng mga nagpapakahayag na kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Eh bakit? Bakit flesh is from God? Ba't importante yan? Kasi tingnan nyo, tuloy na tayo sa verse 9, ha? Sabi niya, in this is love. Oh, not that we love God, but that He loved us. Hindi yung tayo, mahal natin ng Diyos, kaya mahal tayo, hindi. He loved us first and sent His Son, na, to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Sa madalit salita, hindi natin maiintindihan ang pag-ibig kung hindi natin titignan sa aksyon ng Diyos sa pagbibigay niya ng kanyang anak na si Jesus, na yung pagkatao ni Jesus ay pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Kaya anyone na tinatanggihan na si Jesus ay nagkatawang tao, tinatanggihan na siya ay galing sa Diyos, sabi niya, yan ay, sabi niya, huwad. Kaya doon pa lang maintindihan nyo, kasi paano natin malalaman kung yung pag-ibig na galing sa Diyos? Maisasalarawan si Jesus Christ. Kaya ang sino man nagmamahal kapareho ng pagmamahal ni Jesus ay pinanganak sa Panginoon. Ibig sabihin, bahagi ng pamilya ng Diyos. Ang sino mang hindi, peke. Okay? Katanungin natin, sa ating pag-aaral, huwag kayo alis, tingnan nyo, peke ka ba o totoo ka? Now, ito bang ginagawa ko, yung mga nakikita ko, peke ba yan o totoo? Di ba? Kasi sa totoo lang, sa lahat, mukhang pag-ibig. Yung pala, mayroon siyang ibig gawin pa. Mayroon siyang masamang hangarin. So, paano natin gagawin yan? Alamin natin, ano ngayon yung mga aksyon? No, what does it do? No, balikan ko ha. Love is from God, at yung love is the evidence, katiyakan na tayo nga ay ipinanganak sa Diyos. So love is from God and it is the evidence. Yan po ang palatandaan. Ngayon, ano yan? Sabi niya, ang palatandaan, makikita mo si Kristo na nagkatawang tao sa pagkatao ng taong umaangkin na siya ay sa Diyos. Nagkakaintindihan tayo. Kaya napakaganda, binigay ni Pastor Peter, maging marami ng pagkakataon na tinuturo sa atin niya paulit-ulit, na napaka-importanting maalala natin. Kasi, minsan, alam natin dito, hindi natatranslate dito sa puso at hindi na itatranslate sa kilos. Kaya kailangan nating maalala para ma-check natin kung talagang nasa tama ba tayo o mali. Kaya kung naalala nyo, true love is unconditional commitment. If it is from God, It is an unconditional commitment towards imperfect people to seek their highest good, which oftentimes
requires sacrifice. Okay? Again, for the glory of God. Ito po ay, the result, obviously, is to glorify God. Now, tingnan ho natin ng mabuti. Itong Diyos as love, yung God is love. Alam niyo po ba na yung word na yan ay from the Greek word agapao or agape, agape. Yung agape na yan, nung sinusulat yan ng mga writers, just for our understanding, sa lumang tipan, obviously, ang ginamit nila ay Hebrew words, no? Hebrew. At pinakita ng Panginoon Diyos ang kanyang pag-ibig na ito po ay unconditional commitment. Ano ibig sabihin ng unconditional commitment? Basahin natin para maintindihan natin. Sabi niya, "The Lord did not make you His beloved, nor choose you because you were greater in number than any of the people, since you were the fewest of all people." So, madali na, hindi ito dahil marami kayo, sa totoo lang, kokonti kayo, hindi dahil kung sino kayo, hindi. Sabi niya, "But because the Lord loved you, period, and kept oath which He swore to your forefathers." So, madali na, meron siyang commitment, meron siyang pangako. Ito ang Panginoon Diyos. Nung siya ay nagpahayag ng kanyang pag-ibig, yung word na beloved or loved you, ahava. Yung word na ahava, ginagamit yan sa lumang tipan sa iba't ibang kaparaanan. To express, affection, to express parental love, to express friendship, political alliances. Pero pagdating dito, ang pagkakagamit ng Diyos has something to do with His commitment. No? Kaya nga, kasa Diyos sa lumang tipan, ang mga ginagamit na salita ay ahava, kesed, yung loyal love, para lalong ipagtibay na ang Panginoon Diyos, ang pag-ibig niya ay talagang hindi ma-capture ng word, na English word. Kaya sa English word, loving kindness. Kasi saklaw nito ang pagiging mapagbigay, saklaw nito ang pagiging matapat, saklaw nito ang pagiging devoted, affectionate, lahat saklaw nun. Kaya ang bigat ng word na love. Ngayon, nung si Jesus Christ nagturo na sa bagong tipan, ang kanyang salita ay Aramaic. Kaya ang ginagamit niya ay rakma. Pero, ang surprisingly, nung sinulat ito ng kanyang mga alagad, yung word ng mga salita sa Grego, iba-iba. Merong tinatawag na storge. Yung storge, pag-ibig ng magulang. No? Yung eros naman, opposite sex. Yung mga erotic love na ganyan. Yung mga tungkol sa sensual. Tapos, yung bagay naman po na phileo, brotherly love. Pero itong award na agape, hindi yan ginagamit kahit sinali na sa Old Testament, hindi yan ginagamit noon. Yung word na yan ay binigyan lamang ng lalong matinding kahulugan dahil sa mga sumulat ng New Testament. Na binatay nila yung word na pag-ibig ayon sa pinakita ni Jesus Christ. Ayon sa pinahayag ni Jesus Christ sa kanyang turo at sa paraan ng kanyang pamumuhay. Kaya dito niyo makita, here is Jesus Christ reflecting God as someone who is in love with unconditional commitment. Kumbaga, wala siyang tinatangi. Kumbaga, yung pag-ibig niya hindi dependent kung sino ka. Hindi dependent kung ano ka. Kumbaga, hindi ito dahil sa gwapo ka o dahil sa nagawa mo. It is dependent on who He is. And because He is God, is because God is love, it is His nature to love. Ngayon, ito ang problema. Pag sinabi mong love, hindi ito lamang sentimento. Kaya iisa-isahin natin, kaya huwag kayo aalis ha. Kasi yung love na to, kabuuan yan eh. Buo yan. So, yung buo yan. So, kumbaga si God, yung love niya, buong pagka-Diyos niya, love. Pero kasama dyan, hindi yan partly love, hindi ganun. Kasama dyan ang kanyang pagiging banal. Kaya yung kanyang pagmamahal, talagang banal. Yung banal na pag-ibig, buo. At yung kanyang pag-ibig ay pag-ibig na makatarungan. Ganon. At yung kanyang pag-ibig ay pag-ibig na makapangyarihan. Talaga yung love na yon sakop lahat yung kanyang katangian. Yung kanyang pagiging Diyos. Yung kanyang attributes. Now, itong ganda sa Panginoon. Yung pag-ibig niyang agape. Kaya alam mong unconditional love. Pag sinabing God is love. Kasi omniscient pa siya. Alam niya lahat ng bagay. Alam niyo, tayo,
mahirap tayong makaintindi ng pag-ibig. Kasi yung pag-ibig na alam natin, based lang sa kaya nating alamin. Kunyari, yung mga kinakasal, ang dami ko nang na-witness, talagang mahal na mahal kita, hindi kita iiwan, patay kong patay, mga ganon. Pero paglipas ng ilang panahon, nagpapatayan na. Nag-iiwanan na. Ito lang ng pandemic, ang daming nagkahiwa-hiwalay dahil meron silang ibang hinahanap. Now, alam nyo, itong malungkot na hamon, hindi na naintindihan talaga yung sinasabing pag-ibig. Kaya nga, dito ko napagtanto, walang totoong magmamahal sa'yo nang hindi kanya totoong tinatanggap kung sino ka. At ibig sabihin, kilalang kilala ka. Kaya ang totoong pag-ibig, hindi mo mararanasan sa tao. Magsisimula yan sa Diyos. Kaya maging ako, sa asawa ko, alam ko lang yung pag-ibig na yon, hindi dahil sa pag-ibig ko, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dahil sa yung may unconditional commitment na sa kabila ng pagkakilanlan niya sa atin, committed na siya ay na tinanggap niya tayo. Yun ang nung tinanggap natin at tinanggap natin pag-ibig niya, committed siya doon na hindi yun magbabago. Dahil kung sino siya, tingnan niyo po. Sabi niya, beloved, let us love one another. Love is from God. Bakit? God is love. Kumbaga, I love you not because of you, I love you because of who I am. Are you following? Mahal kita hindi kahit kung sino ka, mahal kita dahil kung sino ako. Yun ang sinasabi ng Diyos. Now, paano tayo? Kaya nga, we need to be born of God. Pinanganak at yung buhay ng Diyos nasa sa atin. Because without God, we cannot do that. We cannot love anybody else. Or we cannot love we can love people. Kaya nga, if we love God because of His love for us, for sure we will love one another. Kaya mahirap gawin. Kasi tayo, laging pagtatanggol ang sarili natin, itataas natin sarili natin. Kasi nga, ang sentro ng buhay natin, sarili natin. Yun ang nagawa ng kasalanan. Pero ang pag-ibig, ang kanyang sentro, yung commitment niya sa tao. Kaya commitment niya sa iba. Kaya ibang klase, kaya hindi nakabatay sa feelings. Ang feelings, yung mga immature, they always based on feelings. But matured people, they don't follow the feelings, they follow the commitment. Kaya it is the unconditional commitment. Diba? Walang halong commitment ko yan. Now, para mapaliwanag ko ng mabuti ganito. Yung asawa ko, mahal na mahal ko yan. Ganun pa man, minsan, may mga bagay na nagagawa siya na hindi mo rin gugustuhin. Nung bago pa lang kaming mag-asawa, tahimik ang asawa ko eh. Nung bago pa lang mag-asawa, nako, siguro, sa mga una naming mga taon, medyo nagkaroon kami adjustment hanggang sa matutunan namin, hindi na kami nag-aaway. Pero bandang huli na lang ulit, parang ganyan. Pero dito, papaliwanan ko, huwag muna ngayon, mamaya papaliwanan ko yung buo. So, nung una naming mga taon, siyempre sweet kami, pero bandang huli, nako, lagi siyang nagseselos. Hindi niyo naman siya masisi. Hindi, baka ma-misinterpret ninyo, kaya nagagalit na kayo. Hindi yon ang ibig ko sabihin, kasi busy ako, lagi na akong alam niyo mga noon kasi, ang lalaki kasi masyadong, goal-oriented yan eh. Kapag yung babae nililigawan pa lang, yun ang goal niya. Kaya once na nakamit niya na yan, iba na namang goal niya, career naman. So, nawawala na yung pansin niya ngayon minsan sa babae. Bilang tao, yun ang normal. So, nangyari din sa akin, naging busy ako sa maraming bagay at sa ngayon, hindi ko siya nabibigyan ng sapat na panahon. Kaya lang talagang hindi ko na nakayanan. Noon, nung hindi ko pa kilala si Jesus, talagang mainitin ang ulo ko, nananapak ako eh. Ay nako, hindi ko na nakayanan kasi selos ng selos talaga eh. Nako, hindi ko naman masapak. Sinapak ko yung pader, pero bago ko sapak eh, may bumubulong, wag, pero hindi ko napigilan. Pug! Nasapak. Ganyan, yung hindi yung pader, yung buto ko. Ang sakit talaga. Sana natotoo na lang, sana kinig na lang ako. And habang inihimas ko, nakita ko yung sing-sing ko. Nung, di ba, itong sing-sing na to, wedding ring. Bilog, walang simula, walang hangganan. Ito ay kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos kasi may hangganan tayo eh. Ngayon, ako ngayon, nag-pray ako, sabi ko, Lord, patawarin ninyo ako. Umabot na po ako sa hangganan ko eh.
pwede nyo po bang duktungan yung pag-ibig ko ng inyong walang hanggang pag-ibig? Love is from God. Nagkakandinihan. Sa normal kong pagkatao, I'm done. It's over. Di ba? Ang problema, yung love is supernatural eh. Galing sa Diyos. From God. Kasi sabi ko, duktungan ninyo, maniwala kasi hindi, parang may bumubulong sa akin, o sige, pumasok ka na. Kasi ang plano ko noon, hindi na ako papasok sa kwarto, matutulog na lang ako sa sopa. Pero sabi niya, pumasok ka na. Sabi ko, ayoko nga eh. Pumasok ka na, hindi mo to pag-ibig. Pag-ibig ko to. Parang ganoon na sinasabi sa akin. So pumasok ako ngayon sa silid. Pagpasok ko, umupo, no, humiga ako sa may paanan. Siyempre, ayoko tumabi. Sabi niya, tabihan mo. Galit ako eh. Hindi, pag-ibig ko to, hindi mo to pag-ibig. Tumabi na ako, tapos sabi mo, I love you. Naku naman, galit nga ako eh. Hindi mo nga pag-ibig, pag-ibig ko nga. Okay, sabi ko, nakaganyan yung asawa ko. Ibig sabihin, parang tulog na. Pero totoo yan, hindi rin siya tulog. Naka-ready yan, just in case, di ba? Naka-ready, di ba? Parang ganun. So, nung ano na, sabi ko, I love you. Naku, kala mo tutulog-tulog biglang. Sorry. Di ba? O yun, sorry. Kaya pag sabi niya, sorry, yun, nagkabati na kami. Ibig sabihin, dahil hindi ko na pag-ibig yun eh. Pag-ibig na ng Diyos. And oftentimes, we are like that. And remember, when we committed ourselves to our spouse, ano ba sinasabi natin? Commitment ng Diyos yun. Hindi natin. Kaya commitment sa Diyos yun. Kaya failure to do that, kay Lord tayo nagkakamali, hindi sa asawa. Yun ang challenge. Kaya nga, buti na lang, hindi ka nagmamahal because of the person, but because of the unconditional commitment, because of what you have become when you belong to God. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, born of God ka na eh. That is your new nature. Kaya sa tao nun, sa church, hindi naman natin lahat type yung tao eh. Hindi natin type. God did not call us to like each other. God called us to love one another. It is a commitment to do what is right. And mamaya, pagpapatuloy pa natin yan. Kasi nga, importante yung iba pang gagawin natin eh. Hindi yan tapos doon. So it's a commitment. Kaya dito pala maintindihan na natin, it's from God. It's an unconditional commitment. Kaya alam niyo po ba, lalo na, tingnan nyo ha, born of God. Kaya love one another. If we are all born of God, we belong into one family. Di ba? As a brother, hindi mo pinipili kapatid mo. But it is your duty to love your brother. Di ba? Hindi mo pinipili. Kaya nga may mga saltang, blood is thicker than water. Di ba? Pero ito huwag nyong kakaligtaan. The blood of Jesus that makes us brothers and sisters, yung dugo ni Kristo, for sure, is thicker than our normal blood. Bakit ko nasabi? Tinan sa Galatians 6. So then, while we have opportunity, kung may pagkakataon, gawa tayo na mabuti sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. Sabi niya, lalong-lalo na sa kabahagi ng pamilya ng Diyos. Di ba ito nakakalungkot? Minsan, kung sino-sino pa yung nagsasabing Christian, lahat tayo Christian, nagkakataon, nagkaiba-iba lang ng small, ng mga konting pagkakaiba ng paniniwala sa maliit na bagay, hindi sa medyo na bagay, ha? Pero lahat tayo, we are raising the name of Jesus, we have only one banner, the Jesus, na our Lord, our Savior. Pero minsan, tayo nagsasapakan. Tayo nagsisiraan. Tayo mga nagbibirahan. Nakalimutan natin, that our blood is not just the blood, the ordinary blood of men. It is the precious blood of Jesus that makes us one family. Okay, it's a commitment because it's a commitment of who we are. It's a commitment of our calling belonging to one body, the body of Christ. And lalo na pag ginamit pa tayo ng Diyos to minister to people dahil tayong representative ni Jesus Christ. Kaya ang sunod na maalala ninyo is, ano, kaya pag sinabi yung love is unconditional, lagpas to sa nararamdaman, hindi na to issue kung ano nararamdaman mo, ang issue, ano ang sinasabi ng Diyos. Kaya wag natin pahintulutan na yung, ang magdidikta sa atin, yung nararamdaman natin. Hindi totoo yung I fell in love, na para bagang dependent tayo sa nararamdaman natin. Now, tuloy tayo. Ang pangalawang bagay na dapat natin maintindihan is towards imperfect people. Kaya nga, unconditional. Ang galing ng Diyos, no? Kasi alam niya na pagdating sa church, hindi naman tayo perfect eh. Hindi naman tayo pagdating na naging Christian tayo, magiging perfect ka na. Sa totoo lang, wala sa ating perfect. Minsan, we're trying our best na maging mukhang perfect. Kaya we're trying to defend ourselves every time we are being
confronted or kunyari kapag tayo ay kini-criticize, ang laki ng tendency natin to defend. Biglang banda ko lang marirealize natin, mali yun, sorry, ganyan. Tapos, bibira na naman, depende na naman, tapos sorry. Kasi nga, nare-realize mo, it's your commitment. No, teka muna, hindi ito tungkol sa akin, it's about God. So, minsan nagpo-process ka pa. Eh, totoo lang, sa church, hindi lahat perfect eh. Eh, talaga naman hindi lahat, wala. Walang perfect. Kaya nga, sa totoo lang, we are to love imperfect people. So, what can we expect from imperfect people? What can we expect from imperfect people? Obviously, ang mga imperfect people, ano yan, parang wala kang aasahang katiyakan. Yan. Yan isang bagay na maintindihan ko tungkol sa imperfect people. Now, listen to this. Jesus Christ, di ba, sabi natin, siya yung example. Si Jesus, di ba, siya yung pantest. Si Jesus loved imperfect people. Tingnan nyo na lang po sa Romans 5. For if while we were enemies, sa lahat naman, sino enemies? We were reconciled to God through the death of His Son. Much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. Because yung ating kasigurahan sa relationship natin sa Diyos dahil sa kamatayan ni Jesus Christ. Now, listen. Sino daw tayo? Enemies. Now, tingnan natin itong kay John, kay 1 John. Tingnan nyo, ha? And this is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Now, papaliwanag ko sa inyo mamaya konti ito, pero ito muna tayo. Sent His Son. At ang sa ibang translation, begotten Son. Now, tingnan nyo, isipin nyo mabuti. Kung kayo po yung nanay, which is normal, ginagamit din ng Diyos yung nanay to express His love. Di ba, naalala nyo, can a mother forget his ano baby or a nurse, is pag a nursing mother, his, ano, her baby. If a mother would forget, sabi niya, kung makakalimutan ng nanay, ako hindi. Yun ang sabi ng Lord eh. And I love you as a mother love the child. Ang nanay, talagang expression ng pag-ibig yan. Now, itong nakakatuwa. Ikaw ba pag nanay, willing ka ibigay ang kahit nakaisa-isa mong anak sa tao para lang maging kaibigan mo? Yung kaaway mo, ha? Yun ang ginawa ng Diyos. Kaya if you're talking about ang hirap kasama yung tao niya, napaka-imperfect, then imagine, God sent His Son. Hindi siya pinanganak, He was sent. He was sent para iligtas tayo sa ating kasalanan. Naintindihan niyo po ba sinasabi niya? That He is to suffer for our sin para ma-reconcile tayo sa Diyos. Wow! Kaya kung inaisip natin yung imperfect na yan ay parang ang hirap gawin, then nagkakamali tayo. Imposible. Kaya nga, without God, we cannot do it. Kaya ito, paano ba ibig sabihin? Ilagay na natin, wag na lang sa imperfect, ilagay na natin sa sukdulan. Kaaway na. Ano sabi ng Lord? I say to you, love your enemies. Do good to those who hate you. Kanino? Sa galit sa'yo. Anong gagawin? Kabutihan. Ha? Ang hirap na madata dun. Hindi lang yun. Pati pag-pray mo, bless those who curse you. Sinusumpa ka na, ibe-bless mo pa rin sila. Hindi yung bless you. Hindi ganun, kasi parang galit ka pa rin nun eh. Ito pag sinabi mo bless you, it's coming from the heart of God. Telling this person, God loves you, may the Lord really bless you. Pinagpe-pray mo yan, kaya pray for those who mistreat you. Hindi tinatrato ka na hindi maganda. Pagpe-pray mo, anong pagpe-pray mo? Blessing, goodness. Wow, my goodness. Diba, yun ang mga expression na natin. Pero yun ang sabi ng Lord. And kaya talaga, kung hindi galing sa Diyos, imposible nating magawa yan. Nagkakaintindihan tayo. Now, tuloy pa natin para lalo maganda. Treat others the same way you want them to treat you. Ah, now, if you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. Tinan nyo, kung ang mahal mo lang yung mga nagmamahal sa'yo, pareho ka lang din ang makasalanan. Yun ang sinasabi niya. Kaya, ang Christian, iba. Kaya lang mahalin yung mga kagalit-galit sa kanila. Baliktad. Sabi nga, if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? Even sinners do the same. Yung mga talagang makasalanan, magdanakaw, gawal, kaya rin lang gawin yan. Maging mabait sa mga nagmamahal sa kanila, maging mabait sa mga gumagawa ng kabutihan sa kanila. Pero, ang Christians, eto,
If you lend to those whom you expect to receive, what credit is that to you? Di ba? Pag nagpahiram ka, naku, hindi ka nga nag-iisip na ng kapalit. Imposible yan. Kaya even sinners lend to sinners in order to receive back the same amount. Di ba? Pag nagpautang ang normal na tao. Kaya gusto nila, mabayaran sila kagad. Pero sa Christians, hindi niya na iniisip yan. Kaya kung hindi ako nagpapautang, bibigay ko na lang yung kaya ko ibigay. Nagkakandilihan tayo kasi para walang away. But sabi niya, but love your enemies and do good. And lend, expecting nothing in return. Wow, hindi na lang imperfect people to. These are really people that may take advantage of you. Sabi niya, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High. Ang ibig sabihin niyan, it is the evidence, ito ang katiyakan, ito ang ebidensya na ikaw ngay anak ng kataas-taasan. For He Himself is kind to ungrateful and evil men. Diba? Maging ang Diyos. Napakabuti sa mga hindi tumatanaw ng utang na loob at sa mga masasamang tao. Pinapakain din sila, binibigyan din sila ng kanilang pangailangan, umuulan din sa kanila pag kinaano umuulan, umaaraw din sa kanila, hindi tumatangi ang Diyos. Anong ibig sabihin ng Panginoon Diyos? He loves, He is committed to His creation, to anybody, to imperfect people, and He expects the same from us. Now, tuloy tayo. Kaya, ang challenge. So ano pa, hindi lang yun. Sabi ng Lord, towards imperfect people, to seek the highest good. Now, kaya tinan nyo ha, to be the propitiation. Ano yung propitiation? Ito po yung alay para humakasundo yung pong bagay na mataas. Ibig sabihin, para magkasundo ang tao at ang Diyos dahil meron pong injustice ang ginawa ng tao, lumabag sila sa Diyos, may kabayaran yan. Para magkaroon ng pagbabati, yun ang kabayaran, propitiation. At ang kabayaran ay kamatayan sa krus. At yun ang ginawa ni Jesus Christ. Why? Because the highest good na kailangan ng tao ay magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Magkaayos sa Diyos. Kasi bakit? Kasi galing tayo sa Diyos. And kag hindi tayo nakipag-ayos sa Diyos, then we will suffer the natural consequence ng pagiging makatarungan ng Diyos at banal na Diyos. At para maibalansin ng dahil sa pag-ibig ng Diyos, siya na mismo ang nagbayad. Kasi tingnan nyo, tayo lahat, sakim tayo. Pati paggawa ng mabuti, gagawin natin para lang maligtas, para punta sa langit. Di ba? Di, makasarili pa rin yun. Kaya nga sabi ni Lord, walang makakapunta sa langit kung sarili mo lang. Kaya kailangan si Jesus ang magbayad at wala kang nagawa, kaya naman tatanggapin mo lang yung kanyang binayad at inaaminin mong makasalanan ka, yun ang biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa iyo. Nagkakaintindihan. So, kaya if God so loved us, sabi niya ng Bible, we also ought to love one another. Kaya kung ganyan ang karanasan na naisip mo, naintindihan mo na, nasukdulan ka ng sama, wala kang karapatan sa Diyos, wala kang karapatan ng anumang pagpapala ng Diyos, wala kang karapatan ng buhay na walang hanggan. And yet Jesus Christ gave you all those blessings because of His death on the cross. Then, you know, alam mo, sabi niya, then wala kang dahilan na hindi ka magmahal sa ibang tao. Kunin man nila mga bagay sa lupa na to, wala yun. Basta ikaliligtas ng tao na yan, okay na rin. Bakit? Kasi mas mahalaga yung kanyang kaluluwa dahil walang hanggan. Hindi na to issue ng sa lupa lamang. Kaya po yung propitiation na yan ay napaka-importante. Kaya mga kapatid, listen to this. Kaya sabi ng Bible, while we were still sinners, while we were still helpless, di ba? A person na mabuti, pwedeng mamatay ka para dyan. Pero a person, sabi ganun, na masama, ang hirap, imposibleng may mamatay dyan. Pero si God, anong ginawa niya? God demonstrates His love towards us in that while we were sinners, helpless, Christ died for us. Because He is seeking for our highest good. Hindi to selfish. Sa totoo lang, God does not need us. Hindi ito parang, ano, niligtas siya tayo para sa kanya, mabubuhay tayo para sa kanya. Hindi. Ang totoo niyan, para mabuhay ka na hindi para sa naglikha sa iyo, yun ang pinakamalungkot na buhay na meron ka. Kaya nga, alam ng Diyos na ang tanging buhay na totoo at kapakinapakinabang at buhay na may kagalakan, buhay na may saysay, ay mabuhay ayon sa ating disenyo. Kaya nga, yung si Jesus, nung namatay siya, para ibalik ka sa kanya, hindi yun pang sariling dahilan. Sa totoo lang,
Masaya naman ang Diyos without or with or without us. From eternity past, nag-exist na siya. Walang tao. Kasama naman niya ang kanyang anak at ang banal na espiritu. So hindi niya kailangan, and they're loving each other. Hindi niya kailangan ng tao. But because of His great love toward us, di ba? Kahit na nagkamali na, kahit kumbaga kung tayo gumagawa na ba, pwede na natin itapon. Hindi niya ginawang itapon, kundi iniligtas niya pa. Kaya nga, ganun na lang din ang pagmamahal ng Diyos, kaya dinidisiplina rin tayo ng Panginoon Diyos. Kasi nga, He is always seeking our highest good. Now, tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon Diyos sa Hebrews. Sabi sa Panginoon Diyos, "My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are punished by Him. For whom the Lord loves, He disciplines, and He punishes every son whom He accepts." Grabe, no? Kaya, Panginoon Diyos, dahil sa pagmamahal sa atin, hindi masintimiento to ang bagay niya, ang gusto niya, ano yung makakabuti sa atin. Makakabuti sa atin, importante sa ating maligtas. At hindi lang yun, ang mabuhay ayon sa kanyang kalooban. Kasi bakit? Sa kanyang pagkakalikha sa mundong ito, mayroong basic law na nilagay niya. Anong law? Aanihin mo, ano tinanim mo. And for sure, kawawa tayo. Kaya tinetrain niya na tayo para hindi tayo magtanim ng mali, nang sa ganun, hindi tayo aanim ng masama. Kaya nga, tinetrain niya tayo, tinuturuan niya tayo, kaya nga, ano, kahit masakit minsan, parang sa magulang yan. Naalala ko, meron pong isang lalaki, yung tatay niya kasi, sinasabi niya, biligay siya ng curfew hours. O pag curfew na to, dito ka lang ha, ano, kailan, nasa bahay ka na. Eh, itong bata to, siyempre, bata, nagkakaroon ng damdamin sa mga quote-unquote classmates na magaganda. Nakakalimutang umuwi sa curfew times. Minsan, nalilate ng 30 minutes, ganyan. Hindi niya napakita, kita niya tulog na, so hindi nalalaman. So nagpa-delay-delay siya. Eh, hindi pa uso yung mga cellphone ng mga panahon na yon. Isang araw, talagang sobrang delay siya. Nanood siya ng sine, kasama ng mga kabarkada, tsaka yung kanyang, alam mo na, crush, ganyan. So ito na. Yung uncle niya, yung kapatid ng tatay niya, nandoon sa kabila, may kahawak sa telepono. Hinahanap siya kasi ang ganda sa kanila, natatawagan yung mga public phones eh. Natawagan. Ang sabi niya, daddy mo, nasa phone. Yung nagbibiro, oh, wala yan, naluloko mo ako. Totoo nga, daddy mo nga. Lagot. Ibig sabihin, alam niya na beyond curfew hours, lagot siya sa tatay niya, tapos na siya. Sakay na siya sa kotse, buckle up, naku, sa takot niya, nagbukas ng radyo, na-tempo sa Christian radio, napapray na siya, Panginoon Diyos, kahit hindi siya Christian, Panginoon Diyos, matawarin mo ako, talaga, tatay ko, wag magagalit sa akin. Mamaya konti. Sabi niya, nag-fasting na rin ako. Talagang nagpasakop na ako sa Diyos. Pagdating niya sa bahay niya, nandun ang tatay niya, ilang oras, 2 hours na siya beyond curfew hours. Yung tatay niya, kinakaba na siya, ine-expect niya, lagot na, sapak na to, ano-ano na pumapasok sa isip niya, sa yung tatay niya, sobrang galit ako para pag-usapan natin to. Bukas na lang. Para ang hirap magising, ang mahirap patulog, sa totoo lang. Nung nagising na siya kinabukasan, nagkaharap na silang tatay niya, for the first time in his life, nakita ang tatay niya, biglang lumuha. Lumuha yung tatay niya. And sabi niya, anak, sobrang takot ko kung ano na nangyari sa'yo. Nang hindi ka dumating sa oras, nag-aalala ako ng gusto. Kaya iyak siya na iyak. At nung nakita niyang pag-iyak ng tatay niya, yung bata, napaluha na rin. At sa kanyang pagluha, bigla niyang naisip, kaya pala ako pinapauwi ng tatay ng maaga dahil sa sobra niyang pagmamahal sa akin. Ayaw niya akong mapahamak. Ganyan-ganyan ang ating Panginoong Diyos. Ayaw niya tayong mapahamak. Kaya kapatid, gusto ko pong lalong maintindihan yung bagay na ito sa pakikinig natin sa isang patotoo ng ating kapatid na si Faith Cao. I grew up in a Christian home. My father and my mother were and are up to now very much involved in various church ministries in our hometown and in different provinces in the Philippines.
Seeing their devotion in serving God and the church, I also served actively in various church ministries. However, despite my ministry involvements, I viewed God merely as a ticket to heaven and to get the nice things in life. As a teenager, I deeply longed for attention. I felt like a shadow that nobody took notice of. At 15 years old, I became close to a much older girl who seemed to be very interested in me. Having someone to talk to over the phone till the wee hours of the morning, who seemed to enjoy texting with me every minute of the day, filled and fueled my desire to be wanted and valued. It did not take very long for that friendship to turn into a full-on relationship, even though it broke my family's heart. In 2006, I was diagnosed with stage 2 Hodgkin's lymphoma, a type of cancer that affects the immune system. So I had to stop my schooling and go through the painful process of chemotherapy. I couldn't understand why, of all the lesbian friends that I had at that time, I didn't understand why God would capriciously choose me to be the one to be punished. So I broke up with my girlfriend, no, unwillingly. But little by little, the idea of God punishing me brewed into a silent resentment in my heart. After a year, I was declared cancer-free. So I resumed my church duties, graduated with honors in college, and got a scholarship to France to pursue graduate studies. Actually, I even became a testimony of God's healing and faithfulness to different churches. But in reality, to me, God remained a restrictive killjoy who would only bless me if I remained straight and if I kept my longings at bay. So the loneliness, insecurities, and desire to be loved, as well as the intensifying feelings of repression of my sexuality, coupled with the idea that God doesn't care about me or care about my personal struggles, slowly but surely led me to give in to the desires of my flesh. So I started drinking, smoking, going to lesbian bars and wild parties in strip clubs, and dating different women on several occasions. So I went back to the Philippines after my scholarship, fully embracing my identity as a lesbian. I left my broken-hearted family and lived with my new girlfriend at the time. The wild lifestyle continued and worsened as the years went by. The drinking became heavier and more frequent. Smoking cigarettes turned to smoking marijuana, and the all-night parties in bars and lesbian clubs went on. My girlfriend also started becoming more and more abusive and even started cheating on me with different women until she finally left me for another woman. The life that I thought would give me happiness emptied me of everything. So I decided to go back to my family and to turn back to God, who seemed to be the only chance I had at that time to find any glimmer of hope out of my hopeless situation. I started attending Glorious Hope in 2019 with the intention of finding solace and comfort from my breakup. But I instead ended up finding healing in every aspect of my life. I realized that my journey towards self-destruction was rooted on my distorted image of God. Ultimately, I am inflicted with a heart issue of not knowing God for who He truly is, and that what I was struggling from was at its root not gender identity, but a heart problem of not finding love and value from the ultimate love giver. God, my living hope, the lover of my soul, found me. He fills me with a measure of love that is so encompassing and that is so unfathomable. It is by His overflowing love
that the former pleasures of life no longer seem to measure up. In Ezekiel 36:26, God said that He will give the Israelites, the rebellious Israelites, a new heart and a new mind. And as He pours out His love to me, I just inevitably find myself walking in newness of life, renewed and restored. My name is Margaret Faith Cao, and to God be the glory. Wow! Napansin po ninyo kung anong grabing pinagdaanan dahil lang po sa minsan sa pagsuway. Kaya po buti na lang ang Diyos ay lagi na lang pong umaabot sa atin seeking for our highest good. Kaya if we understand na ganun ang pag-ibig ng Diyos, ano sabi ng Lord? Beloved, if God so loved us, ano dapat? We also ought to love one another. Kuhang-kuha ni Paul yan. Kuhang-kuha ni Paul. Tinan mo sabi ni Paul, I'm telling you the truth in Christ. I am not lying. My conscience testifies with me. In the Holy Spirit that I have great sorrow and unceasing grief in my heart. For I could wish that I myself were accursed. Sana ako na lang masumpa. Bakit? Parang ganun, maligtas yung aking mga kapatid, yung aking mga kababayan. Sino ba itong kababayan ito? Ito lang naman yung mga bumubugbog sa kanya. Ito lang mga naninira sa kanya. Ito lang naman yung mga tao na talagang inuusig siya. And yet, He loves them so much. Alam niyo nung binabasa ko to, tinatanong sarili ko eh. Halimbawa, kinat ka ng isang tao. Kinat ka. Nagda-drive ka. Will you pray to the Lord, Lord? Iligtas mo na lang siya. Di baling ako na ma-impyerno. Maligtas lang yung mamang yan. Palagay ko hindi natin gagawin yun eh. Pero yun po yung challenge ng pag-ibig na sinasabi ng Panginoon Diyos. Na kung naintindihan natin yung puso ni Jesus, ito yung puso natin that we want these people to come to know Jesus Christ. Hindi ito tungkol sa ating comfort. Hindi ito tungkol sa, ito'y tungkol sa Diyos. Tungkol sa, so anong binigay ng Panginoon? Now, tingnan nyo ha, to seek the highest good. At itong amazing dito, it really involves sacrifice. Alam nyo kung bakit ganyan si Paul? Look at the sacrifice of Jesus Christ. Ito ha, balikan natin. Imperfect, unconditional commitment, imperfect people, towards imperfect people, to seek their highest good, which sometimes involves sacrifice. Now listen, kung ganong ka-sacrifice na yun, hindi ko magagap. Si Jesus Christ nire-rebuke niya yung mga Pharisees. For sure, nire-rebuke niya yung mga Pharisees. Nire-rebuke niya, pero hindi ibig sabihin ni sila mahal. Minsan, mga ano kayo, talagang mga hipokrito kayo, mga magnanakaw kayo, diretso si Jesus Christ. Pero mahal niya mga taon to. How did I know? Because He died on the cross for these people. Para sa atin, katulad nila. And alam niyo kung bakit ko natitiyak yan? Kasi marami sa kanila naligtas din. Sabi niya gano'n, no? Sabi niya gano'n. And a great many of the priests were becoming obedient to the faith. The same, yung mga taong, sinabi niya, kayo mahipokito kayo, kaaway ni Jesus Christ, kahit na sinabihan sila, namatay naman si Jesus pa sa kanila. Talagang willing to sacrifice. Yan ang pag-ibig. At isa sa pinaka-prominente na talagang na mga pariseyo, si Paul. Kaya sabi ni Paul, sabi niya, it is a trustworthy statement, deserving full acceptance that Christ Jesus came into being the world to save sinners among whom I am foremost of all. Ako na ang pinakamalala. Bakit? Inuusig ko ang mga kapatid. Inuusig ko sila. Pinapapatay ko sila. Pinakukulong ko sila. Para sa ganun. Sabi niya, I found my so that, para sa ganun, sa pinakamalala, pinakasukdulan, si Jesus Christ ay para maipakita ang kanyang pagpasensya, sabi niya ganun, at halimbawa, para magbigay ng kaligtasan sa lahat na magtitiwala, kahit anong klaseng tao sila, para magkaroon ng buhay na walang hanggan. It is the commitment of God. Wow! Will this glorify God? Will this result to honor God? Obviously, yes. Bakit? Una, hindi natin ito kayang gawin kung tayo lang. It is not the work of man. It is the work of the Holy Spirit. And if we walk by the Spirit, it pleases the Lord. At pag lumakad tayo sa Espiritu, ano sabi ng Lord? Tingnan ninyo. Tingnan natin. Hope does not disappoint us because the love of God. Hindi love natin, love of God. Not love for God.
has been poured out within our hearts. Hindi tayo ang nagbuhos ng pag-ibig. Siya nagbuhos ng pag-ibig. Yung poured out, para nag-uumapaw na ilog, no, sa ating puso sa magitan ng banal na Espiritu na binigay sa atin. Na tayo, nung tayo wala pa, hirap na, hindi alang kakayanan. At the right time, Christ died for the ungodly. Kaya dahil doon, binigyan tayo ng banal na Espiritu, pati yung pag-ibig na yan, sa magitan lamang niya at sa magitan lamang ng kanyang kapangyarihan. Kaya sabi niya, ito ay bunga. The fruit of the Spirit is isang bunga na love. Love na masaya. Love na may kapayapaan. Love na mapasensyoso. Love na mabuti. Love na mabait. Love na tapat. Love na mahanahon. Love na mapagpigil. Sabi niya, at walang batas na sinusuway ito. Wala. Kato, ang pag-ibig na yan, pagtotoo yan, parang ganito. Parang nagkaroon ng batas na dapat daw yung mga nanay inaalagaan yung mga bata. Bagong batas sa bayan. Nagpunta ngayon yung district officer sa isang bahay. Sabi nga na, Nay, may bagong batas po na siguraduhin yung inaalagaan yung anak nyo. Nako, hindi ko kailangan ng batas. Mahal na mahal ko, anak ko, pinakakain ko to, pinaliliguan ko to. Ako nag-aalaga dito, mahal na mahal ko, hindi ko kailangan ng batas. And that's the truth. Kapag mahal mo isang tao, hindi mo kailangan sabihan, bawal to, bawal yan. Dahil hindi ka magnanakaw sa isang tao na alam mong mahal mo. Hindi mo dadayain isang taong alam mong mahal mo. Hindi mo pagnanakawan o hindi mo man lang sisiraan isang taong mahal mo. Kaya yun isang bagay na naintindihan natin. And yet, ito masakit na realidad. Minsan hindi natin naintindihan ang kalooban ng Diyos. And allow me to say, to end it this way. It must bring glory. It is the result. It must be the, ano, parang, kumbaga, yung parang bunga. Kaya nga sabi ng Lord, if we love Him, we will keep His word. Sabi niya, if anyone loves me, huwag mo sabihin, He will keep my word. My word, isa lang, my word, and my Father will love Him. And He will come to Him, and make our abode to Him. Mismo tatay ko mamahalin siya. Mismo kaming dalawa mananahan sa Kanya. Paano? Tingnan niyo po, sabi niya. Ano ba yung word niya yon? Ito. A new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you. Kung naintindihan mo yung ginawa ko para sa'yo, naintindihan mo ang sitwasyon mo at paano ka naligtas sa magitan ko, I pray that you will do the same. I not pray, I command you to do the same. As I have loved you, love one another. By this, lahat ng tao, malalaman nilang kayo'y aking tagasunod. Hindi dahil magaling kayo magtalumpati, hindi dahil magaling kayo magministeryo, hindi dahil magaling kayo sa Biblia. Yes, it's good. Kailangan nating alamin ang Biblia dahil kung hindi natin alam ang tamang pananampalataya, hindi tayo magkakaroon tamang pamumuhay. Ganun pa man, kung alam man natin Bible at hindi tayo nagmamahal, hindi yun magiging katibayan na tayo ay tagasunod ni Jesus. Sabi niya, no people will know that you are my followers if you have love for one another. Isang malungkot na katotohanan, minsan hindi nakikita ang katotohanan ng pag-ibig sa atin. Christians, sa halip ng ngawa tayo ng ngawa ng reklamo, have we shown our love and concern for this country? Simple lang, yung sumunod lang tayo sa batas. Dahil sa pagmamahal lang natin sa kapwa natin. Yung magbayad lang tayo ng tama. Yung wag lang tayo magkalat. Yun lang magmalasakit tayo sa kapwa natin. Pinagpapanalangin natin mula sa pinuno natin hanggang sa kabababaan. Pinapanalangin natin ang mga tao sa paligid natin. Kasi nasabi ng Panginoon eh, pray for all men. Pray for all kings, governors, leaders. Yung ginagalang lang natin sila. Paliguan ko mga tao, whenever we speak, they will respect us. Allow me to end with a story. Meron pong lalaking, ang pangalan niya po si Doug Nichols. Nagpunta po siya sa India bilang misyonaryo. Gusto niya po mag-share ng gospel. At nagsimula po siya para-aralin ng kanilang language. At ang problema, nagkaroon po siya ng TB, tuberculosis. At nailagay po siya sa isang sanitarium. Hindi yung magandang lugar. Hindi malinis ang kondisyon. Napakahirap. Daming may sakit na tao. Kaya nagdala siya, ang ginawa ni Doug, nagdala siya ng mga trucks, gospel trucks, at mga materials. Pinamimigay niya sa mga ano,
Naku, pinagtatawanan siya, hindi siya iniintindi, at talagang tinatakwil siya, walang may gusto sa kanya. At bukod pa ron, may sakit pa siya. Ngayon, isang gabi, alas dos ng madaling araw, bigla siyang naubo. Nagising siya sa pag-ubo niya. At sa kanyang pag-ubo, hindi mapigilan, biglang may nakita siyang mama na parang gustong tumayo, nahirap-nahirap. Tapos sa frustration, umiiyak na lang. Hindi niya maintindihan kung bakit. Kinabukasan, nakita niyang umiiyak yung mama, yung pala, nakadumi na sa higaan. Gusto niyang tumayo pero hindi niya kaya, nakadumi siya, pinagtawanan siya, yung iba pinagtatawanan, iba pinagalitan pa, may sumampal pa sa kanya. Awang-awa si Dog. Ang sabi ng Diyos, mahalin mo yung taong yan. The following night, alas dos, ganun na naman nangyari, naubo siya at nakita niya ulit yung mama. Pilit na nagpupilit na tumayo, hindi magawa. Ang ginawa niya, bagamat siya rin na may sakit, pinuntahan niya. Tinulungan niya, kahit ayaw niya kasi tantok na siya, pero sabi ng Lord, hindi yan tungkol sa iyo. Mahal ko yung mama, yung puntahan mo, tulungan mo. Binuhat niya, dinala niya sa CR. Pagdala niya sa CR, yung CR pa naman, yung pader lang na may butas, doon, itatapat doon. Siya rin ang nagugas. At binalik niya. Sa sobrang tuwa nung mamang tinulungan niya, hinalikan siya sa pisngi bilang pagpapahayag ng pasasalamat. At alam niyo, kinabukasan, lahat ng mga pasyenteng ayaw siyang pakinggan, lahat ng mga pasyenteng asal sa kanya, nakatingin at sabi niya, pwede ba naming makita ay yung tracks mo? At kinuha niya, pinamigay niya at binasa, please read it to us. Binasa niya at marami sa kanila ang nakinig at halos sa buong ward na yon, lahat sila'y nakakilala sa Panginoon Jesucristo. Bakit? Kasi nakita nila ang pag-ibig ni Jesus sa buhay ni Doug Nichols. Alam niyo po, kung meron pong hahanapin sa Christians, bilang palatandaan na Christian tayo, ang pag-ibig ni Jesus totoo sa atin. Hindi lang sa mga tao mababait sa atin. Yes, hindi tayo lahat gusto ng tao. Hindi naman kailangan nating gustuhin lahat ng tao eh. Ang tanong lang, handa ba tayong maging instrumento ni Jesus para makita nila ang pag-ibig ni Jesus para sa kanila? Lalong-lalo na pag nakita nila kung paano tayo nag-iibigan bilang magkakapatid na hindi na iisipin mga Christian, away ng away. Sila-sila mismo, talo ng talo. Iisang Bible ang binabasa, pinagtatalunan pa, nagbabaybulan pa sila. It's so sad. Kapatid, maaaring hindi tayo nagsumasang-ayon sa isa't isa sa lahat ng bagay, but we are to care for one another, love one another, and allow Jesus to be manifested to the people who need Him. Hindi nila na tayo kailangan, ang kailangan lang si Jesus. Kaya, yung pag-ibig na galing kay Jesus, this is love. Love is from God. And ito po ang katibayan na tayo po ay sa Diyos. At kaya dahil doon, yung love ni Jesus makikita sa atin at itong ginagawa ng pag-ibig. The unconditional commitment towards imperfect people to seek their highest good which sometimes requires sacrifice. And of course, resulting for God's glory. Ang tanong, hindi mo kaya yan kung ikaw lang. Kailangan mo magpasakop sa Diyos. Kailangan mo sumuko sa Panginoon. Kailangan mo isuko, Lord, di ko po kaya magmahal kayo po, tulungan niyo po ako. Lord, gaganti po ako eh, pero tulungan niyo po ako. Lord, kayo lamang po ang, gamitin niyo po ako biglang instrumento niyo, tagapagdala ng pag-ibig niyo. Hindi yung pag-ibig ko, yung pag-ibig niyo, kasi pag-ibig ko makasarili. Yung pag-ibig niyo, nangahangad, ay makilala kanila nang sa gayon, maakit sila sa buhay na walang hanggan na inaalok nyo. Kaya mga kapatid, kung hindi pa totoo sa iyo, tayo pong lahat ay yumuko sandali at pumikit. Ikaw lang nakakaalam ng totoo mong kondisyon. Kung hindi mo pa nararanasan ang pag-ibig ni Jesus, tiyakin ko lagi tayong makasarili, lagi nating iisipin ang ating sariling pangalan, ang ating katanyagan, ang ating kaharian. Pero kung ang pag-ibig ng Diyos ang nasa sa atin, ang iniisip natin ay ang Diyos. At ang hangad natin ay maipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa taong ito. Kung gagamitin ng Diyos ang buhay natin, then so be it.
because this life is no longer ours. Hindi na to atin sa Panginoon na to. At yun ang totoong Kristyanismo. Kaya kapatid, maaring mahirap mahalin ang mga tao kasama sa bahay, pero hindi ito tungkol sa iyo at sa kanila. Ito'y tungkol kay Jesus. Mahalin mo ng pag-ibig ni Jesus. Gawin mo yung pinagagawa ni Jesus sa iyo. Paano magagawin? Isuko mong buhay mo sa Kanya. So yung Panginoon Jesus, tulungan niyo ako. Inaamin kong ako'y mahina, inaamin ko na kailangan ko ng pag-ibig ninyo, at kailanman hindi ko maibabahagi ang isang bagay na wala ako. Kaya't Panginoon, tinatanggap ko ang pag-ibig ninyo. Dahil ito'y nag-uumapaw, gusto ko po ibahagi ito sa iba. Kaya tulungan niyo pong patuloy na mag-umapaw ito. Nang sa gayon, ang iba'y makinabang din sa pag-ibig na patuloy mong pinapahayag sa akin. Tulungan niyo akong mabuhay sa pag-ibig ninyo. Nang ang mga tao sa paligid kong makita na kayo nga ang Diyos ng pag-ibig. Salamat po Panginoong Jesus. At gayon din na aking mga kapatid, pinagpe-pray ko po na patuloy niyo po kaming pag-isahin. Ang aming puso ay lalo po magpahayag ng pagmamahal na sa halip na kami po ay magsalita ng mga bagay na makasisira ng iba. Tulungan niyo po kaming magsalita ng mga bagay, Panginoon Diyos, na makakapag-angat para sa Panginoon, makakapag-angat sa inyong presensya. Panginoon, makatutulong sa ibang tao. At huwag kaming makikinig sa mga bagay na makasisira sa ibang tao, at tatahimik kami sa mga pagkakataon na ito'y makasisira ng iba. Kaya't Panginoon Diyos, pag-arian niyo po kami nang sa gayon ang pangalan niyo po ang makita at ang pag-ibig ninyo ang siyang patuloy na mag-uumapaw sa aming buhay. Because love is from God and love does amazing things. Because this is something supernatural. An unconditional commitment towards imperfect people to seek their highest good. And ang Panginoon Diyos, thank you that sometimes it requires sacrifice, and by your grace, we can do it. By your strength, we will surely do it. And for sure, this will honor you because people will know that we are your disciples because we love one another. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kapatid, kung natulungan kayo ng mensaheng ito, inaanyayahan ko po kayo to connect with us. Let us carry one another's burden and fulfill the law of Christ, which is to love one another. Click nyo po yung link para po tayo mag-connect sa isa't isa at pagtulungan po tayo. At kung ito po ay nakatulong sa inyo, ibahagi nyo po sa ibang tao. At itong mensahe na ito is on demand. Kaya pwede po nila itong manoorin kahit anong oras na gusto at kahit saan silang lugar basta meron silang internet connection. Maraming salamat. Pat huwag mo na kayo alis. Meron pa tayong discussion question at fast track para lalo pang makita natin ang kagandahan ng mensahe ng Diyos na ipinagkaloob niya sa atin ngayon. God bless us all. Mabuhay, CCF family, at welcome sa ating bagong series, Love Series. Ako si Mel Santos, nakasama ninyo ngayon para sa ating Sunday Fast Track. Kasama natin si Pastor Bong. Ito ang mga tanong, Pastor Bong. Ang unang tanong ay, paano po ba natin may encourage ang mga tao na may maling pag-unawa sa love ni God? And madalas, ito ay napupunta sa disappointment. Ay Mel, napagandang tanong yan. And so totoo lang, maraming tao ang galit sa Diyos dahil sa kaling maling konsepto sa Diyos. Kaya marami, they say that they are atheists, they don't believe in God. Kasi ang Diyos na sinasabi nila ay exactly different from the God that was revealed in the scripture. Kaya napaka-importante. So how can we really help them? Importanting malaman silang tamang intindi at pagkakilala sa Diyos. Una, you need to come before God with all humility. Bakit po sinabi yon? Kasi unless God reveals Himself to us, naman hindi natin siya makikilala. So we need to be honest enough. God, I want to know you. And if you are wholeheartedly seeking God, ang pangako ng Diyos, you shall find Him. And pangalawa,
tingnan mo from the scripture. Kasi yung Bible, binigay na ng Diyos sa atin yan eh. Kaya basahin natin and see, whenever we read the scripture, don't try to read it para makipagtalo, para makipag, ano, makipag-argumento or debate. Basahin mo anong pagpapakilala ng Diyos mula sa binasa mo and make it so personal. Talagang i-ano mo. Ngayon, kung hindi mo pa rin alam, it's not a bad idea to be humble enough to ask somebody, o kaya mag-request ka, can I join your small group? Can I join your, ano, parang can we study together? Ngayon, kung tayo yung maghihikayat, sa taong may maling konsepto sa Diyos, encourage them, why don't we study together? I'll guide you. Let's discuss the passage. You can freely ask questions. Di ba? Yung ganun ba, parang tayo na mismo ang magbigay ng initiative to invite them in your small group, or kung hindi, kayo muna, one-on-one, para magkaroon sila ng tamang pagkakilanlan sa Diyos. At higit sa lahat, yung ating testimony, yung excitement natin because of our relationship with God. Yan. Dahil alam natin, kilala natin ang Diyos, and because of that relationship at pagkakilanlan sa Diyos, you want others to also experience the God you know. Amen? Maraming salamat, Pastor Bong, sa sagot nyo. Loving talaga kayo. Ito yung next question. Ano po ba ang advice ninyo sa mga kabataan na naimpluwensyahan ng selfish love na romantically pinoportray ito sa ating napapanood sa TV at sa internet? Ayan, napakagandang tanong yan, Mel, kasi sapagkat ngayon, lalo na nung nagkaroon ng pandemic, ang maraming bata talagang nagugugol nila yung panahon sa panonood at marahil sa pag-surf sa internet. Ngayon, ito isang bagay na dapat nating maintindihan. Whether we like it or not, we are being influenced by the people we admire. Okay? Na-influensahan tayo. Kaya sa marami, na kung ano yung pinanonood nila palagi, yun ang kanilang nag-i-influensa sa kanila. Pero ito lang ang ingatan ninyo. Ingatan nyo lang ito. Bakit? Kasi pagbata pa lang, ang development ng ating logical reasoning ay medyo delayed. Madalas ang ating factor in decision making when we're still young, and ako kasi nung bata pa kami, maging sa siyensya, ay nakabatay sa damdamin. We are always dependent on what we are feelings. No, what we are feeling. Kaya napaka-importante. Kaya dahil hindi pa tayo objective, hindi pa nade-develop yung ating frontal lobe para sa logical reasoning ng agad. Parang yung maturity, it takes a little time. So iba nga sabi nila, mga 25 years old. Dahil hindi pa tayo objective in our reasoning, minsan yung ating emotion ang nangunguna. And obviously, kapag emotionally attached lang tayo sa ating bayani, ang tendency natin, feelings pa rin ang ating susundan. Kaya ingatan natin yun, na huwag tayong magtiwala sa ating nararamdaman. Lalong-lalo sa mga ganong panahon na hindi pa tayo objective sa pagdidesisyon. Kaya ang advice ko ganito, piliin ninyo ang inyong magiging heroes, di ba? Hindi naman masamang tingnan natin ang mga heroes na talagang nakaka-inspire sa ibang bagay, hindi lang sa larangan ng pagmamahal. Kasi pag pinanood niyo mga bayani ng pag-ibig sa television, sa mga napapanood sa Netflix, ngayon yung mga sikat-sikat ngayon, yung mga K-drama, minsan lahat ng kailangan, pag pinanood mo at in-research mo yung mga buhay nila, ang dami doon na divorce, nahiwalay, tapos papalit-palit ng karelasyon, doon mo maintindihan na they did not also know what it means to love. Kaya hanapin mo yung mga bayani ng mga talagang alam mong loyal sa at naintindihan la what relationship really means. Kaya nga ako, meron akong mga aklat, Martin Luther Had a Wife. Yun po ay mga kwento ng mga missionaries, pastors, ng kanilang buhay mag-asawa. Meron pa yung John Wesley Had a Wife. Nakakatuwa yung mga storya nila kasi it gives me a proper idea or perspective on relationship. Kaya ang advice ko, piliin mo ang bayani mo. Piliin mo saan anong pupuno sa isip mo. Anong pupuno sa iyong ano. And huwag kong kakalimutan na never trust your emotion, lalo kung bata ka pa, but trust what the Lord is telling you. Anong sinasabi ng Diyos una? Honor your parents because they care for you so much. And ganun din, you look for someone whom you can mod, you can be your mentor in your life. Okay?
So sana makatulong ho yan sa inyo. Salamat, Pastor Bong. Ito pong huling tanong ay tungkol sa anong practical tips ang pwede nating ma-share para unahin natin ang kapakanan ng mga taong bagamat mahirap mahalin dahil hindi nila tayo masyadong gusto, ay mawala ang kanilang pagkayamot sa atin dahil sa ating pagmamahal. Alam niyo, napakaganda ng advice ng Panginoon Diyos dyan. Sabi niya, para sa mga taong parang diya tayo mismo, may hindi maganda yung kalooban natin sa kanila, kaya hindi magandang kalooban nila sa atin, pag-pray natin at pagpalain sila ng Diyos ng mabuti, nang sa gayon, hindi nalala tayo maisip. Kasi sabi ng Bible, bless those who persecute you. Do good to those who, do good to your enemies. Diba? Sa madali salita, we cannot please everybody in this world, whether you like it or not. Minsan mukha mo palang ayaw na nila. Yung ginagawa mo palang ayaw nila. Yung style mo ayaw nila. So you cannot expect everyone to like us. But ito isang bagay. God did not call us to like one another. He commanded us to love one another. Anong difference nun? The willingness to do what is good for others, to seek the highest good of another person, hindi mo kailangan gustuhin yung taong yan. Gawin mo lang. Diba? Yun ang sinasabi ng Diyos. Kasi una, hindi naman natin pag-ibig yan. Pag-ibig ng Diyos na kinakasangkapan tayo para sa kanila. Kaya nga, naalala nyo, we are just distributors of God's love, not the source of it. Salamat po, Pastor Bong. At yun lang po ang ating Sunday Fast Track ngayong hapon. Pero, huwag nyo pong kakalimutan na ito po at ang ating message ay available para sa lahat online. Pwede po nating itong makita sa ating CCF page, sa ating pong mobile app, YouTube channel, at Facebook page. Kaya maganda po na ibahagi natin ito sa ating mga kapamilya, kaibigan dito po sa Pilipinas at saan man po sila sa mundo. Maraming pong salamat and let's keep loving. God bless. Now, para sa ating discussion question. Bakit po importante na maunawaan natin ang totoong pag-ibig? Di ba? Why is it so important to know what is true love? Now, ito pa po mga tanong na pwede nyo magamit ano po, para sa ating pong discussion. How can you grow in your love for God and others? Paano tayo lalago sa ating pag-ibig sa Diyos at sa ibang tao? At nawa po ito rin tanong na ito ay makatulong din. Ano po bang ibig sabihin na hindi tayo ang pinagmumulan ng pag-ibig, kundi tayo ang tagapaghatid ng pag-ibig ng Diyos? So what does it mean when we say we are distributors of God's love and not the source of it? At ang kahuli-huli ang tanong na maaari nyo magamit, what practical ways can you show God's love this week? So sa practical na paraan, itong linggo na to, ano pong paraan na makikita nyo, mapapakita natin yung pag-ibig ng Diyos? No? Paano natin mapapakita yan, itong linggo na to, sa isang practical na paraan? Maraming salamat po. Huwag kayong abangan niyo po 'yung susunod nating talakayin next week kasi ito po 'yung importanteng usapin. Ito po 'yung paano ba talaga mahalin 'yung mga taong hindi ka ibig-ibig. Kasi 'yan po ay hamon sa atin, hamon sa ating lahat. So makinig po tayo at sama-sama tayong sumamba sa Panginoon next week. God bless.